Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Inaabangan na po ang nakatakdang oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa reproductive health law. Sa July 17, mapapaso ang inilabas ng Korte Suprema ang status quo ante order na pumipigil sa pagpapatupad ng kontrobersyal na batas. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Chino, alas dos, mamayang hapon nga magsisimula ang oral argument sa kontrobersyal na reproductive health law dito sa Korte Suprema. Maaga pa lang, buong puwersa na ang mga anti-RH sa labas ng Korte Suprema. Malakas ang panawagan nilang katigan sana ng mataas na hukuman ang kanilang posisyon kontra RH law na anila'y pinipigilan ang karapatang mabuhay o right to life. Lima ang nakalinyang dedepensa para sa mga grupong kontra RH mamaya dito. Pangungunahan sila ni dating Senador Kit Tatad na magbibigay ng opening statement. Si Attorney Maria Concepcion Noche naman ang tatalakay kung paano nilalabag ng RH law ang konstitusyon at ang right to life provision. Ipapaliwanag niya rin kung bakit dapat ma-extend ang inilabas na status quo ante order ng Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng RH law. Ikatlong magsasalita si Attorney Luisito Liban na tatalakay sa paglabag ng RH law sa kalayaan sa pamamahayag ng publiko at kalayaan sa relihiyon. Ikaapat dapat si dating Senador Nene Pimentel Jr. pero sa huling impormasyon ay mukhang hindi na raw ito makakadalo at sa halip ay magsusumite na lang ng memo kung paano nilalabag ng RH law ang otonomiya ng mga local government units. Panghuli naman si Attorney Luis Maria Hill Gana na tatalakay sa paglabag di umano ng RH law sa otonomiya ng ARMM. 55 minutes ang inilaang oras para magsalita ang kampo ng kontra RH. Bawat speaker ay maaaring tanungin ng 15 mahistrado ng Korte Suprema. Sa ngayon, ang Solicitor General pa lang ang alam nating magsasalita para naman sa gobyerno na nagsusulong ng RH law. March 19 nang magpalabas ang korte ng status quo ante order na pumipigil na ipatupad ang kontrobersyal na batas. Sa July 17 mapapaso ang 120 days SQA na pinalabas ng korte. Paulit-ulit na sinasabi ng mga kontra RH na labag sa karapatang mabuhay ang nasabing batas at nakapag-a-abort ng bata ang mga contraceptives na libre sanang maipamimigay sa ilalim ng RH law. Pero makailang ulit na ring nilinaw ng gobyerno na pag-prevent pa nga sa abortion ng RH law at hindi ito pagkokontrol sa mga pamilya kundi pagbibigay sa kanila ng mga opsyon para sa family planning. Alas 11 ngayong umaga, Pia Chino, ay dumating na rin dito sa Korte Suprema ang mga grupo naman na pro-RH pero hindi na sila nakalapit dito sa mismong harapan ng Supreme Court dahil hinarang na sila ng mga pulis. Yan ay para hindi na rin sila mag-abot ng mga grupo naman na kontra-RH na nauna na rin dito. Bukas sa publiko ang RH oral arguments mamaya pero yung may mga ticket lamang ang makakapasok sa tatlong viewing areas na sinet up ng Supreme Court. Chino? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.